Narito po ang News TV Quick Response Team sa tanggapan ng COMELEC dito po sa Maynila, kung saan nga po ito yung pinakabagong issue. Pinabababa ng COMELEC ang ilang mga halal opisyal dahil daw po sa hindi pagkakasumite ng Statement of Contribution and Expenditures ng nakarang eleksyon. At umabot nga po sa daan-daan ng mga opisyal na ito. Kabilang sa mga pinabababa ng COMELEC sa pwesto, ang ilang prominenteng opisyal gaya po ni Batangas Governor Vilma Santos Recto at Laguna Governor E.R. Ejercito, ayon sa COMELEC, kailangan nila mag-comply sa lalo madaling panahon para maayos ang gusot. Narito po report ni Maki Pulido. Pitong buwan matapos ang eleksyon, inilabas ng COMELEC ang 422 pangalan ng mga halal na opisyal na bigo umanong makapagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Kabilang dito ang 4 na gobernador, isang vice governor, 12 miyembro ng sangguniang panlalawigan, 20 congressman, 3 city mayor, 9 na vice mayor, 47 miyembro ng sangguniang panglungsod, 23 municipal mayors, 26 na municipal vice mayors, at 277 sangguniang bayan members. Lahat sila, pinabababa muna sa pwesto hanggang hindi pa nila naayos ang filing ng kanilang SOCE. Ang ginagawa lang namin dahil sa batas nakalagay doon na pag hindi ka nag-file, lalabas na hindi ka pwede mag-assume sa posisyon mo. Kabilang sa mga lumabag umano sa regulasyon ng COMELEC, sina Batangas Governor Wilma Santos Recto, Ilocos Sur Governor Ryan Singson at Laguna Governor E.R. Ejercito. Gate naman ni Santos Recto, nakapagsumite siya ng kanyang SOCE bago pa man ang itinakdang deadline ng COMELEC. Nalaman na lang daw niya ang desisyon ng COMELEC nang mapanood sa telebisyon kaninang umaga. Nakapagsumite kami, in fact nauna pa kami sa deadline. That was, if I'm not mistaken, June 6th. Ang deadline was June 10. We did not get any letter from them para kung may problema naman. Kasi nag-file kami at nakatanggap ng Certificate of Compliance. Kung ano naman siguro yung diferensya, willing naman kami to let us know right away. Tomorrow, mako-comply yun kagad. Sinisikap ang kunan ng pahayag tungkol dito sina Singson at Ejercito. May ilang opisyal naman na hindi personal na napirmahan ng kanilang SOCE kaya itinuring silang hindi nakapag-file. Kabilang dito sina Pampanga Representative Gloria Arroyo at Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon. Sa ilalim ng batas, ang hindi nakasunod sa wastong pagfa-file ng SOCE, pagmumultahin ng mula 1,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Para naman sa hindi nakasunod sa pangalawang pagkakataon, may multa mula 2,000 pesos hanggang 60,000 pesos. Bukod dito, pwede raw permanenteng ma-disqualify mula sa public office ang isang opisyal. So request ko, sundan lang nila yung batas. Kung hindi kayo na, hindi niyo napirmahan, pirmahan niyo lang para ma-compliant na. Yung hindi nagpa-file, i-file na. Yung maling form, kumuha na ng bagong form, i-file na nila kaagad during the next few days. Maki Pulido, GMA News.